guys, welcome back to GRS Motor Vlog. So for today's vlog guys, ngayon ang ano, babalik tayo sa memory.ph sa bandang Pasig guys. Kapon kasi sarado yon. So napanood nyo naman yung vlog na yun, sarado yung TOSC trading. Bale, nag-PM tayo kay Sir Roland ngayon na pupunta tayo para makabili tayo ng extra bat ng GoPro natin. So, titignan natin kung ano yung mabibili natin. Not sure kung ilang battery mabibili ko kasi nagtitipid ako guys. Kailangan natin maka ano ng HJC ARPA this month. Sana nga makapag-ARPA nga tayo. Pangarap kong helmet yun, HJC ARPA. Isa sa pinakamahal na model ng HJC brand na helmet. So, ano nga bang meron sa HJC ARPA? So, unique siya, tapos di siya ganun kabigat, pero magandang klase. Reinvented design. Kaya nga, ano eh, meron silang katagang tinawag na reinvented dun sa helmet na yon. So, yun ang binabalak nating helmet, kasi nga, dapat magka-KYT TT course ako. Kaso ano, ang nangyari, naubusan tayo ng stock lagi. Kala ko makakuha na ako ng ano sa ano, sa bandang Malabon. Dahil dalawa yung stock nila ng TT course. Ayan guys, sinukat ko na, medium ako. Tapos ang ending, bayad na pala. Ang saklap eh, no? Grabe. Yun pa naman sana ang gusto kong helmet kasi nga pakulay ng ano, logo ng CX GT Gen Z. Yan, kung napapansin niyo naman yung logo ng Gen Z tsaka yung helmet, magkatugma, di ba, guys? So, napaka ano lang para sa akin. Sayang. Yun sana yung magiging primary helmet natin if ever na di pa ako bibili ng HJC ARPA. Yun ang magiging motovlogging helmet natin. Kasi yung Elesto Rapid ko, binigay ko na sa kapatid ko guys. Sa kanya ko na ipinamana yung 1-year helmet ko na nagamit na maayos. Although, okay siya guys. Naging komportable naman ako sa Elesto. May ano rin siya, lens na kulay blue, iridium. Kaya, okay siya guys. 1 year din halos na gamit. Pero, ganun pa rin yung ano niya, parang di siya naluluma, basta lilinisan mo lang yung loob ng foam. Bale, large kasi yun guys. Ang pinakasukat ko talaga sa LS2 is medium pala. Kaya itong HJC CS50 natin, ito na yung primary helmet natin na ginagamit. Kasi di naman siya ganun kabigat sa ulo, sakto lang. Pero sobrang snug niya sa tisngi. Pero nakapagsalita pa rin naman ako. Kaya dapat, kung pipili ka ng helmet, yung fit na fit talaga sa'yo. Yung ano yung nababagay sa'yo. Yung magiging komportable ka, tsaka quality dapat umanapin mo. Yung sumbok na guys. Para sa susunod na ano, once na nagkaroon mo ng insidente, ng aksidente, ready ka sa, ano, sa quality ng helmet na binili mo. Kahit mahal pa yan, sure na dapat yung ano mo, binili mong helmet, para worth it. Depende rin siya sa, ano, kung anong uring aksidente yan. Tayo dito sa left lane na to, bus lane yan guys. Once na nakita ka ng ano dyan, enforcer, titikitan ka kagad dyan. Pero naman pa rin pa sa wine, ano? Tsaka sa helmet pala guys, nakadepende yan kung anong klaseng design or unique design na gusto nyo or graphics. Kasi iba-iba korte ng ibang brand ng helmet. Kagaya ng Evo, KYT, AGB ata. Masyado mahaba yung parang pinaka-chin niya.
So, ako naman, disadvantage ko doon, di naman mahaba yung leeg ko. Pag yumuko ka, tatamaan yung ano ko, dibdib ko ng action camera. Kasi nga, iba yung ano niya, di siya ganun kaliit, or ay, di siya ganun ka fixe yung chin niya mismo. Pinipili ko yung ano, yung sakto lang yung haba, yung sukat ng helmet, yung ano niya, yung design niya, hindi siya ganun ka haba. Tsaka yung shell niya, sakto lang sa ulo ko, di ganun kalaki. Maliit lang ako, malaki pa yung ano ko, di ba? Laki ulo. Pero ganun pa man guys, piliin niyo yung quality na helmet na babagay talaga sa inyo. Aw, putik, may aksidente. Nangyari rin kuya. Bumangga ata siya sa sasakyan. Grabe. Kaya pala traffic. Kaya huwag kayo masyadong ano, didikit dyan. Kawawa naman si kuya. Bakit tumama dun sa ano nga barrier nung bumangga siya. Kaya ingat-ingat tayo lagi dito sa EDSA na to, kasi isa rin to sa maraming na aksidente. Never ako na aksidente sa mga highway, maliban na lang sa ano, MacArthur Highway. Exempt lang ako doon dahil nga sa mga lubak-lubak, unwanted potholes, di ba? Yun yung mga nagigitanghi ng aksidente. Kaya dapat mapanuri ka sa kalsada. Tsaka paggabi, dapat may malakas yung ilaw. So, nandito tayo sa C5 Katipunan guys. Pasout to ng ano, ng Pasig. Kapon, kakadaan lang natin dito, no. Tapos tanaw yung mga bundok ng Sierra. Yan, guys. Kitang-kita nyo naman, napakaganda. Oops, may sanga. So malapit na tayo guys sa TOSC Trading or Memory.ph, kung saan bibili tayo ng extra battery ng GoPro, or depende kung anong mabili ko guys, titignan ko pa. At yun nga no, bale malapit-lapit lang dito yan guys. Dito lang yun. Ito yung kahapong pinunta natin kaso sarado nga. At ayun na nga no. Buti, sakto yung pagano natin. Buti, open sila today ang TOSC. Yan, first time lang natin dito guys. Ito bale, open na sila. At nakikita mo naman yan. Ito yung photographer eh. Sir.
Ikaw ba si Sir Roland, sir? Oo. Okay. Sir Nadjo. Sir Nadj Abdul. So here's the memory.ph. Nandito tayo sa lugar ng Pasig, guys. So napakainit naman. Naabutan pa natin si Sir Nadj. What a nice bike. Right, safe. So guys, bali nandito tayo sa memory.ph sa TOSC Trading. So kung napapansin nyo naman, maraming mga tinda ditong action camera, memory card at mga ibang accessories ng mga action camera kagaya ng SJ cam, G cam, mga Supremo, then yun nga GoPro Hero. At meron sila mga pang mounting dito na ano, pang mounting device, then mga extra battery, tsaka mga mic. At syempre guys, kung napapansin nyo naman, ayun yung mga stickers ng mga sikat ng mga motovloggers, mga low subs or high subs man yan, nandito lahat sila. Kung napapansin nyo, yan, date break, shoutout, GRX Motonetics. Yan, nandiyan rin yung mga fellow motovlogger natin na nagdigit ng stickers. Ryan, nila Reed Motovlog, Breezy Rider, marami pa, 01 Squad, at yung iba pa, yan. Guys, kung napapansin nyo, so, dito sa loob na to, makikita mo naman yung mga maraming accessories nila. Dito sa memory.ph, affordable yung price na binibigay ni Sir Roland, yung owner mismo. At syempre, kung napapansin nyo, meron rin silang mga GRX chin mount, universal na ano, pwedeng ikabit sa helmet. Yan, kung napapansin nyo yan. Ayan yung mga mounting, guys. Then ito yung mga ano, pang handheld sa mga GoPro or cellphone. At mga waterproof case guys na mga Hero 7, 5, 7, 6 or mga 4, yon. Basta meron silang ganyan. At mga ano, charger ng mga SJ cam. So, pwede kayo mag-inquire sa kanila. Ito yung Facebook page nila kung napapansin nyo sa screen. PM nyo lang sila guys. Bibigyan kayo ng mababang price. At affordable naman yung mga binibenta nila dito guys. At yan yung mga memory card, SanDisk, Samsung, yan. Tsaka meron rin naman silang USB na ano, na flash drive. Yan. Tsaka mga telescene strap, mount, chin mount. Yan. Kung napapansin nyo naman, mga SJ cam battery. Meron sila dito guys. Magbebenta rin si Sir Roland or yung memory.ph ng mga action cam dito kagaya ng SJ cam 4000 tsaka ano Hero 7 Black or 4 6, 8 basta second hand brand new meron sila dito guys. Kaya ano pang ano nyo, pwede lang yung pumunta dito guys. So yan guys, nakikita nyo naman yung mga maraming accessories na binibenta nila dito sa murang halaga. Pwede kayo mapunta dito sa Pasig. Bale, ito yung address guys, nasa screen. Napapansin nyo. So, ito yung labas nyo guys. Yan.
So yun nga no, ano yung mga camera nila, SG6, SG7, SG4000, SG M20. Ito yung dati natin ginagamit pang motovlog. Grabe, nahirapan pa tayo nyan noon. So yan, meron din silang muraing sports cam. Kaya ano pa hinahantay nyo, pwede kayo magsadya dito guys. Bibigyan kayo ng magandang presyo na di ganun kasakit sa bulsa. Kaya yun, shoutout to memory.ph. So yun na nga guys, magdidikit tayo ng sticker dito sa memory.ph. So yan naman yung nakikita nyo. Dito tayo magkakabit. Yan, dyan. So tatanggalin muna natin. So ito na guys, didikit na natin dito. Yan, dito tayo sa taas. Yan. Yan, didikit na natin. Ayos guys. Ayan guys. Nakikita nyo ang upload. So yun nga guys, nakabili tayo ng tatlong extra battery ng GoPro Hero 4 natin. At maraming salamat kay Sir Roland, yung may-ari ng memory.ph or yung TOSC Trading Store. At yun, maraming salamat Sir Roland dahil binigyan tayo ng discount price. Siyempre guys, kung naghanap kayo ng mga affordable camera, second hand, brand new, or mga accessories ng ano, ng GoPro or ibang lasing camera nyo, sa murang halaga meron kayong makakita doon, kaya sadya lang kayo sa pinakita ko, sa pinakita kong address kanina. Sa mga naghahanap din ng mga murang accessories ng action camera, meron po silang mga memory card, mga pang mounting telescene mount strap, mga chin mount na GRX Motonetics Universal para sa helmet, meron po sila guys, tsaka mga action camera available po sa kanilang store. Or PM na lang po kayo kung gusto nyo ano, makabail kung meron silang item na ganon. At syempre guys, pauwi na tayo no. At yun, successful naman yung pagpunta na. At syempre guys, nahulog yung cellphone ng lalaki. Kawawa naman. At syempre guys, bale dito na nagtatapos tong vlog na to. Maraming salamat sa mga nanood. At magkaroon kayo ng idea kung anong meron sila sa memory.ph kila Sir Roland. At syempre, big thanks po sa nila. And shout out. At yun, bale dito na nagtatapos to guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to, just like, share, comment then subscribe. And hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video guys. So once again, this is GRS Motovlog. Ride safe to all and God bless. Bye and peace.